Yes, so magandang umaga po sa lahat. And welcome po sa ating Load Mana Marketing presentation. And I'm Coach Rochelle, aka Aling Rakitera. So yan. So si Aling Rakitera po ay tubong Batangas. So sa mga Batangueña po diyan, Batangueño diyan, magandang araw po sa inyo. Proud Batangueña po si Aling Rakitera. So si Aling Rakitera po ay isa din po dating empleyado. Ano po? Dati rin po akong guro. At ako po ay nagtrabaho bilang sa sales marketing po dati sa isang company sa Manila. Ayan. And then, marami po akong naging pinasukan. So, kumbaga, ang dami-dami ko nang ginawang mga pinasukan na gusto kong baguhin yung buhay ko. Pero nakita ko po, yung kakaiba dito po kay Load Mana Marketing Presentation, dito po sa ating sa Load Mana, ano po, after po ng ating marketing presentation, dun ko po sasabihin sa inyo kung bakit po ganun kaganda ang Load Mana kung ikukumpara po ninyo sa ibang negosyo na pwede po nating pasukin. So, what is Load Mana? Ang Load Mana po ay, of course, it's a legit company na may kinalaman po sa ating loading business. So, yung mana naman po, ang ibig sabihin po nun, it's a Greek word na bread from heaven. Yan po yung tinapay na walang libadura. Kung matatandaan nyo po yung story sa Bible ni Jesus Christ, nung siya po ay nagtuturo doon sa kabundukan sa ilang, na wala pong makain yung mga tao, kaya naman mayroong mga tinapay na lumaglag at pinakain niya po doon sa mga tao. So that, yun po yung tinapay na yun. So masasabi po natin, Load Mana is a blessing from above. And totoo po yan. Really, it's a blessing from above ang Load Mana. So, ang Load Mana po ay nag-o-offer po ng mga ganitong services. Ano po, so we have e-loading sa lahat ng network. Andyan po yung Globe, DM, Talk and Text, Sun Cellular, and of course, Smart. At meron din po yung ngayon yung bago natin. Siyempre, andito telecommunity. So, hindi lamang po retail, pati rin po mga load wallet, tayo rin po yung nagsusupply. Pwede rin po sa mga cables, pwede rin po tayong mag-load. Tulad ng Signal, GSAT, Satellite, GPinoy. At mga gaming pins tulad po ng Garena at mga League of Legends. At marami pang iba. So meron din po tayong sariling remittances. Andyan po ang wallet-to-wallet transfer. And of course, andyan din po ang smart padala. Yan, medyo malaki-laki lang dyan si Angel Oxin sa picture na yan. And meron din po tayong bills payment kung saan more than 300 merchants ang pwede po natin pagbayaran through Load Mana app. And travel and tours or ticketing sa ibang package po natin. So, alam po natin na ang basic needs ng tao, pangunahing pangangailangan, ito yung mga bagay na hindi pwedeng mabuhay ang tao nang wala. Pagkain, tirahan, damit at sasakyan. At sa panahon po natin ngayon, nako, ito po'y maihahanay natin sa mga yan. Ang load, ano po, ngayon, ang komunikasyon ay napakahalaga, lalo na sa panahon ng pandemya, na ang mga tao ay hindi na nagpapangipangita at nagkakausap-usap na lang sa pamamagitan ng kanilang mga telepono. That's why ang load po, ang loading business, o ang load itself, ay lumaki ng lumaki ang demand. Kaya naman, kung ikaw ay magninegosyo, dapat alamin mo ang iyong target market. Actually, nagkaroon si Aling Rakitera din ng mga negosyo dati pa. Pero dito ako sumablay sa target market. Kasi kahit po tayo gaano karaming pera, take note ha, kasi minsan pag nagninegosyo kasi, iniisip nila na ang kailangan lang is puhunan. Pero dapat, inaaral muna natin ano ba yung negosyong itatayo ko. Sino yung target market ko? Sino yung bibili ng produkto ko? Sino yung mag-aabil ng services na ino-offer ko? So, dapat ganun po tayo mag-isip. Ano po? At ang malalaking entrepreneurs, yung po mga successful entrepreneurs, inaral po nila yan. Sino yung target market nila? At dito po kay Load Mana, target market po natin is lahat ng tao. Mapabata, mapamatanda, negosyante man o empleyado, magsasaka, nanay, tatay, anuman pong katayuan sa buhay. We are all using cell phones at kailangan po natin ng load. Ang maganda pa, dito po sa negosyo natin kay Load Mana, e-loading business is easy to understand, execute, and grow. Bakit? Ginagamit lagi ng tao, kailangan lagi ng tao.
hindi mo na siya kailangang i-explain. Pag sinabi mong load, alam na yun ng tao. So kung ito yung negosyo mo, aba, saktong-sakto, mas mabilis pa ang paglago ng iyong negosyo. At kung meron po kayong 5 miyembro sa isang pamilya at gumagastos po kayo ng 10 piso kada araw, 18,000 per year din po ang gastos natin kada taon. Ang target po ng load mana, yung gastos na yan ay i-convert mo na sa iyong income. Yung dati mong pinagkakagastusan, ngayon iyon ang pagkikitaan. At ang maganda pa dito, ito po yung hindi alam ng karamihan. Kasi pag sinabing loading business, naku, barya-barya lang naman yung kitaan dyan. Kasi pag nag-load ka ng 10 piso, 13 pesos yung ibabayad mo. So magkano lang yung kita mo? 3. Barya lang. So ganun po, tinitingnan ng karamihan ang e-loading business. Pero ito po ay fact. This is a multi-billion peso industry. 2 billion text messages each day. Makuha mo lang ang at least 5% ng market share sa Pilipinas. Aba, million pa rin po ang pinag-uusapan natin. And imagine that, kung nakikita po ninyo ang naglalakihang negosyo, sabihin na natin sa telecommunication itself. Nandyan si Smart, si Globe, si Dito Telecommunity. Iba't ibang brand, tama? At naghahati-hati sila ng market share. Ang mga shampoo, iba't ibang pangalan, naghahati-hati sila ng bilang ng tao na bumibili o nag-a-avail nito. Kung kaya't kung sasabihin ng marami na marami na ang naglo-load, barya-barya lang ang kita. Makuha lang ni Loadman na kahit maliit na porsyento ng market share, milyon pa rin po ang pinag-uusapan natin. And it is a lifetime business. Bakit po lifetime business? Kung napapansin po ninyo, patuloy po ang paglago ng telecommunications, patuloy po ang pagtatayo ng mga tower, patuloy po yung pag-expand, patuloy po yung pagpapaunlad nila sa mga towers nila. And eto nga po yung ngayon, ang Dito Telecommunity na makabago po yung mga towers na ipinatayo po nila. Dito ang maganda sa load mine, habang naglo-load ka sa sarili mo, niloloadan mo ang ibang tao, naglo-load ka sa iba, kikita ka. Paano yan? Let's talk about load mine. Ano po ba ang load mine? Ang load mine po ay isang application na available po sa ating Google Play Store o sa iOS na hindi po natin kailangan ng internet or data para magamit ito. So 13 years po tayo sa loading business. Sa traditional, 10 years. At ngayon po, 4 years na tayo na meron tayong application. Kaya naman, napakaganda ng load mana. Bakit? Tayo po ay nag-i-improve from time to time. Tayo po ay nag-i-innovate. Ibig sabihin, sumasabay po tayo sa pagbabago ng teknolohiya. Kung natatandaan po ninyo yung Nokia, ano po, yun po yung mga dating cellphone po natin, yung mga batang 90s dyan. Yan po yung dati natin cellphone na dikipad. Kung natatandaan nyo si 5110, 3310, 8210. Ano po? Nanatili silang keypad. Tinanggihan nila si Android. So ano nangyari sa kanila? Nagsara. Ano yung connection niya kay load mana? Kung dati tayo yung traditional na naghahatid ng load sa mga tindahan na nakamotorsiklo yung mga ahente, ano po tayo ngayon? We're using an application. Tayo lang po ang may ganitong sistema ng loading business sa Pilipinas. At patuloy pa nating itong pinauunlad at nag-i-innovate tayo from time to time. So, yun po yung maganda sa negosyo. Kailangan tayo po ay sumasabay sa pagbabago at pangangailangan ng tao. And ito pa yung maganda. Hindi na natin kailangan ng mga cash bond. Bakit nahihirapan ng isang Pilipino na mag-umpisa ng kanyang negosyo? Dahil sa mataas na puhunan, tama? At nangangailangan pa ng sangkatutak na requirements. May mga cash ban, may mga CI, lalo na sa Smart Padala. Actually, marami kaming kliyente talaga na ang reklamo nila sa Smart Padala, it takes 3 to 1 year bago sila na-aproban. And nako, grabe dito kay load mana, instant lang. Hindi mo kailangan nito, hindi mo kailangang mamroblema. Bakit? Bakit po? Good news po kasi,
dito kay Load Man, ah. Yan, 3,998 pesos lang po. Meron kayong e-loading and smart padala business. Imagine that. 3,900 pesos lang. E-loading station kayo na. Meron ka ng smart padala business. At may return of investment ka ba titong 10,250? Kung gusto mo naman na meron kang kompletong package na meron kang bills payment and ticketing, andyan po yung ating gold package, which is 9,998 pesos. At syempre, meron pa po kaming ibang package na gustong i-offer po sa inyo. Andyan po ang ating Stockist program kung saan naglalock-in po tayo ng mga lugar na lahat po ng transaksyon ng loading, smart padala, bills payment, ay may rebates po si Stockist. Okay, paano po yan? Himay-himayin po natin. So pag-usapan po natin ang return of investment and income details dito po kay Loadman. So lahat po tayo ay tinatawag na end user. So lahat po ng product, lahat po ng gumagamit ng isang produkto ay tatawaging end user. Si end user po ay sinusuplayan ng mga sari-sari store o mga individual na nagtitinda ng load, yung patingi-tingi, na tinatawag na retailer. Dito po kay Loadman, ang retailer po natin is 3%, unlike sa retailer po ng iba, which is 2% lang. So dito po, kung meron siyang 100 transaksyon kada araw, kumikita ang isang retailer ng 18,000 per month. Take note, wala siyang pwestong inupahan o nirerentahan. Wala siyang tauhan na sinusweldohan. Ano lang po yung hawak niya? Cellphone. At pwede siyang kumita ng 18,000 per month. Sa Pilipinas, ito po'y sweldo na ng isang namamabreka o nagtatrabaho sa pabreka. Isang empleyado. Lalo na kung ikaw ay isang dealer. Kung ikaw ay isang dealer, ikaw ang nag-invest ng 3,998 or yung 9,998 na gold package. Kumikita ka naman ng 1.5% sa lahat ng iyong transaksyon sa iyong retailer. So, kung ikaw ay may 50 retailer kada isang araw na niloloadan ng tigwa 1,000 pesos, ang isang dealer ay kumikita ng 22,500 per month. What if nagtitingi-tingi ka pa, nagloload ka ng retail? 4.5% po ang kita ng ating mga dealer. Napakataas po niyan. So, 100 pesos po na iniloload nila at meron silang 100 transactions in a day, aba, 22,500 per month po yan. Eh, what if may transaction ka pa ng smart padala, magkano ang kita natin? 9.5. So, kung meron kang 100 transaction in a day, that is 28,500 per month. Imagine that, magkano yung capital mo? 3,998 at pwede kang kumita more than 70,000. So, para ka ng isang manager ng isang company. Hawak mo pa yung oras mo. At lalo na kung ikaw ay isang Stockist, ito po yung nakaka-excite at ito lang po. Tayo lang po yung may ganitong programa. Ito po yung para sa mga investors. Ano po, kapag po tayo ay barangay Stockist, tayo po ay nag-invest ng 88,888 pesos sa atin pong barangay na pipiliin. So, pipili po tayo ng isang barangay. Ang maganda po dito, isang investor, isang barangay. Kapag po kayo meron na doon sa inyo, nakalock-in na kayo doon, wala nang investor na pwedeng kumuha ng iyong nilock-in na lugar. So, dito po, kapag po ikaw ay isang barangay Stockist, 0.25% po ang kita ng isang dealer. So, magkano ang kikitain mo sa dealer? 0.25%. Magkano? Kung meron sa barangay mo at least 100,000 accumulated sales, nag-load sila sa 7-Eleven, aba, 75,000 per month din po ang kita ng isang barangay Stockist. Eh, nag-load pa yung mga retailer niya doon, 1.75%. 52,500 lang naman kung mayroong 100,000 accumulated sales si barangay Stockist. How much more kung siya po'y naglo-load pa ng mga patingi-tingi o retail, which is 4.75%, at meron siyang 100 transactions in a day, that is 23,250 per month. Nakapix po sa 9.5 ang atin pong smart padala, at meron po tayong 100 pesos sa lahat ng individual o sari-sari store or grocery na papasok sa iyong piniling barangay.
O, di ba? Napakaganda. Para ka ditong barangay captain kapag ikaw ay isang barangay stakis. Siyempre, sino yung magsusupply kay barangay stakis o sino pa yung mas maganda pang investment yung kasunod? Siyempre, andyan na po yung mga municipal stakis. Ang municipal stakis po ay may investment ng 194,888 at isang buong bayan ang iyong inilock-in. Kumikita sila ng 0.25% sa lahat ng barangay stakis, 0.50% naman po sa mga dealer na pwede siyang kumita ng 30,000 per month kung meron po siya 10 dealer na naglo-load lang ng tigte 10,000 pesos. Napakababa lang nun. Ang maganda dun, buong bayan kasi yung pinag-uusapan natin. So, maliit na bilang lang yung 10 dealers. So, tayo po, may tubo po ang mga barangay o mga municipal stakings rather ng 2% sa mga retailer. So, kung mayroon po tayong 100,000 accumulated sales in a day, that is 60,000 per month. What if naglo-load pa tayo ng, sa mga end users o mga patingi-tingi, that is 5%? Another 24,000 pesos per month kapag meron tayong 100 transactions in a day. Naka-fix sa 9.5 ang ating smart padala, another 28,500. At meron pa po tayong 200 pesos sa lahat po ng dealer's package na mabebenta po natin sa atin pong municipality na pinili. So dito po, para tayong mayor, nilock-in mo yung isang buong bayan. Ano, nag-load kahit ito ang maganda po dito, ano, meron po tayong tinatawag na tagging of rebates na kahit patay ang cellphone mo, natutulog ka, wala ka dun sa lugar na sinusupply mo, hindi ikaw yung direktang nag-supply, may laman yung load wallet mo, ang system po ang maglo-load doon. So papasok na lang yung kita sa cellphone mo. Imagine that, wala kang tauhang binayaran, system po yung gumagawa, system based po ito. At meron po tayong online inventory. Makikita nyo po sa ating online dashboard lahat ng ating transactions. Napaka-transparent po ng company. Yun po yung isa sa nagustuhan ko. Ano po? So dito po, ano pa yung kasunod ng Stakis. So sa provincial Stakis po, yan. So sa provincial stakis po, may investment po tayo na 1.5 million pesos. So sa 1.5 million pesos na investment natin, isang buong probinsya naman ang ating nilock-in. So para na tayong gobernador doon. Ano po, may kita po tayong 1.1% sa ating po mga municipal stakis. So kung meron po tayong 40 municipal na hawak, ano po, aba, that is 120,000 per month kung naglo-load sila ng tig sa 10,000 lang. May kita po tayong 1.25% sa ating mga barangay stakis. May kita po tayong 1.5% sa ating mga dealer. 3% sa ating mga retailer na pwede kang kumita ng 90,000 per month kung meron po tayong 100,000 accumulated sales within the province na pinili natin. And meron po tayong 6% na retail rebate. So, meron po tayong 27,000 per month kung meron po tayong 100 transaksyon kada araw. Naka-fix naman sa 9.5 ang ating pong smart padala at meron po tayong 300 pesos sa lahat po ng dealer or tindahan o individual na papasok po bilang dealer o bibili ng dealer package sa ating probinsyang pinili. So, meron pa po tayong isa, which is yung ating pong regional stakis, that is 5 million pesos, buong rehiyon ang atin naman pong susuplayan. Kayo po yung buong load supplier ng buong region. And meron pa rin po tayong isa pa yung naka-promo para rin po kayong barangay stakis, pero wala po kayong nilaki na lugar. Mobile stakis po yun. Ang investment naman doon is 65,888. Ang maganda po dito, pag stakis ka, naglalak-in ka ng lugar. Ano po, may ikaw, may sigurado kang kita sa mga transaksyon noong mga naglo-load po doon. So kung ang isip mo, ang dami nang naglo-load doon eh. Ang dami ko nang kakompetensya. So ano po ang dapat nating maging mindset? Kapag po tayo ay stakis, hindi natin sila kakompetensya. Why? The more na lumalaki, the more na dumadami,
ang load consumption sa area na pinili mo, marami kang napapadealer doon, marami nag-a-avail ng load man na anak ko, mas padami pa po ang ating kikitain. So yan po yung maganda. Hindi po natin sila kakompetensya, mga business partners po natin sila. Ano po? So dito po sa load mana, may isa pang paraan kung paano tayo kikita pa. So kung kanina kumikita po tayo sa load supply, ano po, sa pagsusupply po natin ng load, sa pag-i-smart padala natin, sa mga remittances natin, sa mga bills payment po natin, and sa mga tagging ng rebates bilang tayo po yung mga stockies, dito naman po, mayroon pang isang paraan kung paano tayo kikita. Yan naman po yung paraan na nagkukwento po tayo. Nako, alam na alam ko ha, tayong mga Pilipino, ang hilig-hilig nating magkwento. Ang iba pa nga po sa atin, ang ating pang ikinukwento ay kwento ng o buhay ng kapitbahay. Kaya naman tayo ay nababarangay. So dito po, papaltan lang natin ang ating topic ng kwento. Gagawin mo lang siyang load mana. Kikita ka pa. Kapag po kayo ay mayroong direct referral o kayo po'y nakapagkwento ng load mana at nag-avail po siya ng dealer package, aba, may 500 pesos ka. Meron po din po tayong tinatawag na match sales bonus na 700 pesos at may pasok bonus din po tayong 200 pesos. So paano po yan? Ganito po natin yan, ikukwento. So bilang si Rakitera ay talaga namang napakadaldal. O syempre, binago ni load mana ang buhay ni Rakitera. Kaya naman, siya'y napakwento kay Tatay Digong. Sabi niya, Tatay Digong, alam ko pong good governance po kayo. Gusto niyo pong makatipid sa inyong loading at the same time nadadagdagan po ang inyong income. Pag nag-avail po kayo ng dealer package, makukuha niyo po yon. Meron na kayong load discount, meron pa po kayong negosyo. At syempre si Aling Rakitera ay merong tumataginting na 500 pesos. Dito po kay load mana, meron lang po tayong hahanapin. Dalawang tao. Magpo-form ka lang ng dalawang grupo kung saan tatawagin natin siyang group A and group B. Dahil, syempre, gusto ni Aling Rakitera na si Cardo Dalisay ay matulungan ng pangsustento kay Aliana. Joke! So maganda po dito, nagkwento rin si Aling Rakitera kung gaano po kaganda ang load mana. Kaya naman, ano pong ginawa niya? Sabi niya, ay Cardo Dalisay, alam mo ba na kapag ikaw ay nag-load mana, matutulungan mo palalo si Aliana sa kanyang allowance. Nakatipid pa kayo buong pamilya. At marami ka rin pwedeng pagkwentuhan kasi ang dami mong kilalang pulang araw. Kaya naman, itong si Ricardo Dalisay, dali-daling nag-avail ng dealer package. So, ilan na ngayon ang 500 pesos ni Aling Rakitera? Dalawa na. At dahil siya ay nasa A and B, may another 700 pesos pa si Aling Rakitera. Imagine that, dalawang tao lang po ang pinagkwentuhan ni Aling Rakitera. 1,700 pesos. Dati na tayong madaldal, dati na tayong makwento, dati na tayong chismosa. Ngayon, papaltan lang po natin ang ating kwento. Walang masama na maging makwento, lalo na kung ang ikinukwento mo ay ganito kagandang negosyo. It is a life-changing opportunity na talaga namang babaguhin ang buhay mo. And of course, dahil hindi lang naman dalawa ang kakilala ni Aling Rakitera, magkukwento pa rin yan sa iba. Ano po? Siyempre, ang sino ba yung mahal na mahal ni Tatay Digong? O, edi siyempre si Inday Sara. O Inday Sara, napakaganda talaga ng load mana. Alam nyo, may another pangkita na 200 pesos bilang pass-up bonus sa ikatlo mong kukwentuhan. So magkano po ang naging kita natin sa tatlong kinausap mo? And ang maganda dyan, hindi lang po dalawa, hindi lang tatlo ang iyong nakikilala. Ilan ang kaibigan mo sa Facebook? Ilan ang kapitbahay mo? Ilan ang classmate mo? Napakadami po nating kakilala. Ano po? Napakarami na may cellphone at lahat tayo'y kumukonsumo ng load. Actually, ang cellphone ay hindi mo na mabitawan. Pagising mo sa umaga, cellphone ang hahanapin. Hindi ka pa nakakapag-toothbrush, hawak mo na yung cellphone mo. Kakain ka, anong hinahawakan mo? Cellphone pa din. Matutulog na sa gabi, anong hawak mo? Cellphone pa din. Hindi mo na rin naman kayang mabitawan. Pagkakitaan mo na lang.
Congratulations po sa lahat po ng nakinig at nanood po ng ating Load Mana Marketing presentation. So, konting sharing lang kung bakit po talagang napakaganda po ng Load Mana. Yan. Actually po, Load Mana is a really a life-changing opportunity. Dumating po sa amin si Load Mana, bagsak po ang negosyo. Ang akin pong husband that time ay traffic enforcer. Kumikita po siya ng 300 pesos na kabilad po sa arawan. Ano po, so payak na payak, simpleng-simple ang buhay po ni Aling Raketera. Pero dahil na-open po ako sa ganito pong business, nakita ko maganda talaga ang e-loading business. Pero syempre nung una, katulad nyo rin ako, iniisip ko rin na ang e-loading business ay barya-barya lang din po ang kitaan. Tama? Iniisip ko rin dati na marami akong kalaban. Kaya naman, ini-encourage ko kayo na aralin yung negosyo. Mag-attend kayo ng mga ganitong presentation, mga online presentation po na ginagawa po ng ating company. Ito po'y tulong sa ating mga dealer, ano po, sa ating mga member, na atin pong lubos pang maunawaan yung business natin at ma-maximize ang ating pagkita. Nagminegosyo ka na kay Load Mana, pero maaring meron kang hindi alam na yun pala yung magbibigay sa iyo ng malaking pagbabago sa iyong buhay. At nung ito po'y aming inaral, eto na nga si Aling Raketera, nag-decide po na mag-municipal stockist ng Bagak, Bataan. Kaya lamang, alam naman po natin kung magkano yung puhunan, 194,888. Ito yung alam na ng karamihan. Nagbenta po kami ng bahay para lamang po kami ay magkaroon ng puhunan para po maging municipal stockist. Pero, ito po yung i-share ko po sa inyo. So, isa, from ngayon, mag-share screen ulit ako. Saglit lang po. After 6 months, na ginagawa po natin ang Load Mana. Alam nyo po ba, marami ang hindi maniwala. Ayan po. Totoo po ba na mababago ang buhay mo sa pamamagitan ng Load Mana? Yes, 100%. Kaya tanggalin mo ang iyong mga pagdududa, tanggalin mo ang panliliit mo na ang negosyo mo ay wow, power. Tanggalin mo ang iyong kaisipan na ang iyong negosyo ay barya-barya lang. Because Load Mana is really a life-changing opportunity. Pag po kayong makinig sa mga negatibong tao, kayo ang nakakaalam ng inyong negosyo. Andyan ka na eh. Gagawin mo na lang. Maaring tayo lang mismo yung kulang. Maaring hindi kasi natin inaaral. Maaring hindi naman natin isinishare yung ating negosyo. O maaring tayo mismo ang nagdududa sa negosyo natin. Tanggalin po natin yung ating bots. Tanggalin natin yung ating ips. Ano po? Kung maaari, ang palitan po natin, damihan po natin yung ating effort. Damihan po natin yung ating sipag. Damihan natin yung ating oras. Bakit? Matagal ka nang nagbibigay ng oras sa iyong trabahong ginagawa ngayon. Matagal ka nang nagpupuyat. Ano? Hello po, engineer. Marami pong salamat. Marami sa atin, iba't ibang profesyon. Ano po? Pero, maaring at the end of the day, how much lang po yung ating take-home pay? Ano, sa dami nating kinakaltas, sa daming pwede pong gastusin sa araw-araw, maaring kulang. Kung ikaw ay nangangailangan ng pandagdag sa iyong pagkakakitaan, gusto mong mabili, gusto mong makuha ang iyong mga pangarap sa mas madaling panahon, naku, Load Mana po ang gawin po ninyo. Ano po? Ako po'y kilala ng marami. Wala po kaming puhunan, wala po akong pera. Nag
nag-umpisa po ako sa 3,998 bago pa po ako nakapag-municipal status kasi ang pagbebenta naman ng bahay ay hindi ganun kabilis. And imagine for 6 months lang po na nangyari. Ano po, 6 months. Nagawa po natin na makuha ang unang milyon dito po kay Loadmana. At alam ko pong marami pa po ang kasunod nito. At ito pang isang maganda kay Loadmana na wala sa dati kong mga pinasukang trabaho. Dito po, pag ikaw ay umaman, lahat ng iyong members, lahat ng iyong leaders ay kasunod mo na. Lahat kayo payaman. Lahat kayo mababago ang buhay. Kung ikaw ay isang empleyado, wala po akong against sa pagiging employee. Doon po ako galing. Ano po, doon po ako galing sa pagiging employee. Pero ang realidad po, di ba, nagkakaroon pa ng politikahan, lalo na sa promotion. Kahit gaano kagagaling ang iyong buong team, sino lang yung mapopromote? Ikaw lang. Tama? O yung boss mo lang. Kapag ba ikaw ay mayroong increase ng sweldo, sino ba? Ikaw lang, tama? Yung buo mo bang team o yung buo mo bang mga kasamaan, meron din bang increase? Ibig sabihin po, dito po kay Loadmana, hindi lang sarili mo ang tinutulungan mo, pati yung mga taong naniwala sa'yo. And congratulations po dahil lahat tayo mga dealer na and lahat tayo ginagawa na natin yung negosyo ni Loadmana. Napakasimple ng negosyo natin, napakadaling unawain. Loading business. Lahat naglo-load. Huwag mong sabihin sa akin na magkaiba ang load ni Juan, magkaiba ang load ni Pedro. Kasi parehas. Napakataas ng ating rebates, 4.5% bilang dealer. And up to 6%, up to 6.5 pa ang ating, up to 6% ang ating rebates po pag stockist pa tayo. Ang maganda dito, kung gagawin mo pa rin ang lahat ng pwedeng pagkitaan dito kay Loadmana, ikinukwento mo na siya, ginagawa mo pa, mas mabilis po yung ating pag-unlad. Ano po? And for 6 months, ito na yung kinita ni Aling Raketera, ano pa yung parating? Kayo na po yung magsasabi niyan. Ano po? Sabi nga, nag-umpisang walang-wala. Kung sa salita pong Batanggenyo, dahil ako po'y Batanggenya, ano po, nagsimulang walang-wala, tatayong lulang-lula. So marami pong salamat sa inyo at sana po ang bawat isa po sa atin ay umunlad. Lahat po tayo, i-claim po natin yan, gawin po natin. Nandito na po tayo sa ating business na to. Huwag kayong panghinaan ng loob. Kung nagawa ni Raketera, magagawa mo rin yan at sabay-sabay po tayo. Congratulations, LM Legends! At marami pa pong salamat sa iba pang team na nandito. Team H, ganun din po. Ayun, sa August 23, 2021, ang atin pong 4th year anniversary. At excited po ang lahat. Siyempre, 4th year anniversary na po ng Loadmana. Kaya naman, abangan po ninyo ang mga weekly challenge po natin and weekly prizes and ang atin pong grand draw. Nako, sabi, pinapangako, napakaganda ng prizes. Bigatin. At meron pa rin po tayong mga surprise events na mangyayari. Kaya naman, kung ikaw ay naglo-Loadmana na ngayon, nako, congratulations. Tayong lahat, mababago po ang buhay dito po sa Loadmana. Maraming salamat. Have a nice good evening po sa inyong lahat. Salamat po. Thank you. Maraming salamat. Thank you.